concrete scaling, concrete spalling. Ano yung mga causes ng concrete spalling? And how do we repair concrete spalling? Yan ang malalaman natin sa episode na to. Ano ang difference ng concrete scaling and concrete spalling? Alright, so ang concrete scaling basically is the flaking of the finished concrete, yung pinaka-top portion ng concrete. So basically, it can damage the top surface of your concrete to around 1 to 10 mm. But what is more important is that it doesn't affect the compressive strength of your concrete. On the other hand, concrete spalling, it affects the compressive strength of your concrete. It weakens, no? Humihina yung konkreto natin. At the same time, yung depth ng damage ng concrete surface natin is around 2 to 3 cm. Okay, so that is the difference between concrete spalling and concrete scaling. So ngayon, ang pag-usapan naman natin, ano ba ang mga causes ng bakit nagkakaroon ng concrete spalling? Alright, so in this area, we are now in a factory na madalas dinadaanan ng mga forklift or ng mga goods that is around 1 to 2 tons yung bigat. So we would recommend concrete design that is around 4,000 PSI. So ngayon nakita namin yung spalled concrete dito sa area nito. Ginamit namin ang rebound hammer to check kung ilan ba talaga ang strength na na-achieve ng concrete na to. And we came up with 2,000 PSI. The 2,000 PSI is too weak for this kind of usage dito sa factory. So we would recommend around 4,000 PSI. So anong possible nagkamali? Possible nagkamali yung concrete design mix. Possible na ang requirement na nilagay dito is around 4,000 or 3,000, pero ang na-achieve lang ay nasa 2,000 PSI lang. Isa pang causes na to possible is that poor workmanship, no? Possible na nadi-disturb na yung concrete habang nasa curing process pa lang siya. And then isa pang possible causes is that they're trying to finish the concrete already na hindi pa pwede. So ang nangyayari doon ay habang finish nila or binubuli nila ay natutulak nila yung aggregates pababa. So ang nasa taas na lang ay yung semento. Ang isa pang causes nito ay yung concrete deterioration, no? So ito yung mga lumang factory na wear and tear, nasira. But in this case, since bago pa lang factory nito, malaking possible cause kung bakit nagkaganito to is poor concrete design mix or poor workmanship. Ang sunod na tanong natin ay, normally, to repair this spalled concrete, dating kagawian natin ay remove and replace. So, syempre, ayaw natin yon dahil magastos. Sayang, kasi nasa taas lang naman yung problem ng concrete. Yung isa naman na solution natin ay pwedeng linisin lang, chip off natin yung mga loose parts, and then gumamit ng semento. But unfortunately, using cement sa ganito ka nipis na repair, you will not be able to achieve 4,000 PSI or even 4,500 or even 3,500 PSI. So, una, dahil manipis siya, possible hindi mo magagamitan ng aggregates. And then, if ever nagamitan mo ng aggregates, masyado pa rin manipis para kumapit ito sa semento. So, ay mangyayari dito, possible ay delamination or possible naman dito ay madudurog lang siya or magkakrak lang siya. So, I think sa mga experienced contractors, you've already experienced this before. What we recommend here right now to repair the spalled concrete is to use a repair mortar. Okay, so yung repair mortar na to ay tawag namin dito sa Build-Rite ay concrete patch H. Ano bang magandang sa concrete patch H? Ang maganda sa concrete patch H is that within 3 hours, it can achieve a 2,500 PSI. So after 1 day, it can achieve 4,000 PSI. And within 28 days, it can achieve 6,500 PSI. So ito yung madalas namin i-recommend sa mga concrete spalling or sa mga areas na nagmamadali na kailangan nilang magamit agad, na hindi silang pwede mag-antay ng 28 days or kahit ng 2 weeks man lang. So this is the type of product that we would recommend. So in this case, since dinadaanan siya ng mga forklift, this is a heavy traffic area, we would recommend a bonding agent na epoxy, which is Confix LV, and then we apply the concrete patch H. Panoodin natin paano ito siya gamitin. We'll be right back.
Ayan. So now you know how to repair concrete spalling economically. Economical siya because hindi mo na kailangan mag-remove and replace. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga semento na paulit-ulit yung pagre-repair, pagpupulbos, pagka-crack, at nababawasan yung downtime natin. At the same time, hindi na naiinis yung mga boss natin or yung mga QC-QA natin or mga 5S team natin na lagi nagpupulbos at madumitignan ng ating warehouse. In our next segment, dito naman, tuturo namin sa inyo paano mag-repair ng concrete scaling. Ito yung mga 2 to 3 mm na nakikita niyo mga aggregates. Nakakainis, no? 2 to 3 mm na lang. Ba't hindi pa tuminong konkreto natin? So in this segment, tuturo namin sa inyo paano mag-repair ng matipid na paraan. Again, this is Derek Tan. Huwag kalimutan, magtanong para sigurado.